Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Ambrosio, ubispo at pantas ng simbahan. Tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol, si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan, alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Alawin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alawin ninyo sila. Inyong ibalita sa kanya, sa bayang Jerusalem, na hinirang ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang lahat, ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipan ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo ay nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak.
Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisinda. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaungkawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat nang naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos tayong kanyang kinukupkop. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong Martes, ikalawang linggo ng panahon ng pagdating, at muli pinaalalahanan tayo sa linggong ito na ang isang bahagi ng ating paghahanda ay ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Mismong ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan, ang nagpapadala ng mga tao para paalalahanan ang bawat isa na pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. So, mismong Diyos pa rin ang naghahangad na tayo po ay makapagsisi at handa rin naman siyang patawarin tayo. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, sa kwento ng nawawalang tupa, nang sabi dito, kung may isa na mawala, hahanapin ito ng may-ari. Ganon yung nais na ipaunawa sa atin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Bawat isa sa atin pinahahalagahan at mahalaga sa Diyos, kung kaya't siya mismo ang gumagawa ng paraan para tayo hanapin at maibalik sa kung saan tayo nararapat. Ganon katindi ang pagpapahalaga, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wala siyang sasabihin na patapon, wala siyang sasabihin na sayang, o kaya naman wala siyang sasabihin na okay lang yan, siya lang naman yan eh, di bali nang wala siya. Na siyang magandang mapaalala din sa atin na kasi yung pag-iisip natin, no, yung papaano tayo makipag-ugnayan o makitungo sa tao, sa kapwa natin, kung sa Diyos gagawa at gagawa ng paraan para tayo maibalik, sa atin, maraming pagkakataon na, hayaan mo na yan. Di ba, no? Na sana mas mahingi natin ng grasya na wag din tayong basta-basta sumusuko. Ngayong Kapaskuhan, ngayong darating na pagdiriwang ng Kapaskuhan, mas nagiging masaya kung mayroong na ibabalik. Pero maganda rin pagnilayan natin kung tayo ba ay isa sa mga naliligaw. Kasi mahirap din po yung sinasabi nga natin, di ba, no, na mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap. Iba kasi yung naligaw sa talagang nagtatago o lumalayo. So nasaan nga ba tayo doon? Naligaw ba talaga tayo o sadyang gusto lang nating lumayo sa Diyos? Naligaw ba talaga tayo o gusto lang talaga nating mag-inarte o kaya naman ay talagang mag-rebelde? Kaya madalas, yung sa tao, eh medyo nauubusan ng pasensya sa atin para bang, sige, hayaan na natin. Yan ang gusto niya eh. Kung sakali, no, na meron tayong ganun damdamin, eh nawa, mas ma-inspire tayo sa ginagawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Pero kung tutuusin po, kung ayaw natin magbalik sa Diyos, kung ayaw pa nating magbalik dahil gusto pa natin talagang damahin
no, yung pagkaligaw, gusto pa nating damahin yung mga self-pity, yung nararamdaman natin na, hey, walang nagmamahal sa akin, walang nagpapahalaga sa akin, kaya kung ano-ano ang gagawin natin. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo sinasamahan ng Diyos. Kung tutusin, kasama natin si Jesus. Inihintay lang niya talaga tayo na kusa din na sumama sa Kanya. Kasi pag sa senaryo, ang isang pastol, kilala ang tinig at nakikilala siya ng tupa. At kapag tumawag ang pastol at narinig ng tupa, malalaman niya kung saang direksyon siya babalik, kung saang direksyon siya pupunta. Pero nawa po, no? Kung sakasakali na tayo po ay napapagod na ibalik ang isang tao, kung tayo po ay medyo pinangihinaan na rin para bumalik, nawa huwag tayong bumitaw sa Diyos. Dahil kahit kailan, hindi tayo binibitawan ng Diyos. Huwag na huwag lang talaga tayo na tayo ang bibitaw at tuluyang lalayo sa Diyos. Dahil lalo lang tayong mapapahamak. So nawa sa marong ito ng Adbyento, patuloy natin pakinggan ang panawagan ng Poong Jesus Nazareno na magbalik na. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ang aking pastol na nakakilala sa bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa lahat. Ang ating pong itutugon, Banal na Pastol, dinggin mo kami. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo
ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio, para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap ng komunyon, huwag po kayong aalis o magpapalipat-lipat ng pwesto. Hintayin niyo po kami para mag-abot ng komunyon sa inyo. Katawan ni Kristo. Amen. Tayong manalangin
dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio, upang sa kalakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahal ng krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos iring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo. At iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisang